Dalawang ang gusto kong patunayan, sir. Magkwento ka lang. Makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Tatang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Bula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against Kay Morales. No, mali po. Ganun, ganun. Yan ang lumalabas na sinasabi kayang mo eh. Hindi po kayang dapat kumbulahin. Hindi ako binubula mo. Siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi... May video yun nga kusapan ninyo. Kung bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Yes, not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin, po maro, taga Davao. Delete ako, sir. Ito nga, mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Recording. Nagkikinig lang yan eh. Bago ka magsalita, Pikoy, alam mo ba na nag-usap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No. Wala, sir, wala po. Hindi ko po alam, kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi po rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez. Hindi po, sir. Hindi po alam na nakikinig si Morales. Hindi po, sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita yes, mo. Sir. Yeah. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales. Sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi, sir. Kung pahayaan niyo po akong sabihin muna ito, sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya, sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas, ano po? mas malala pa. Yes. Malala pa. Para believable, sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PDEA. Nung nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na, sir. Hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang, sir. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano. Ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy. Pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko upang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo? Pinasakay? Yes, sir. Pinasakay. Parang
Dalawang ang gusto kong patunayan, sir, eh. Magkwento ko lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes, sir. Nandito po ako. Kasi... So, you mean to say, itong committee na ito ay... Ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang. Ako po ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw sa dahil sa mga dalawa. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghalapan ng ibang dagdag linaw. Please, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. At saka kay... Katang-isip na... Kasi actually, sir, hindi naman para, hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganun, yan ang lumalabas sa sinasabi mo eh. Mali po, hindi po kayang dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo, para yes. Pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami, kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, huwag mong... Pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, pasis sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyo pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro-maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Yes, not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya man ka? Taga saan ka? Taga Dabao ako, mama, sir. Ibig sabihin, puro maro-maro, taga Dabao. Delete ako, sir. Oy. Now, please, continue. Explain your side yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihi sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mong sabihin? Sir, actually sir, naririnig ko lang sa YouTube yun, sir. Ioplay, kumusta kayo play? Magsabihin naman. Hindi ibig sabihin, sir. Baka ibig sabihin yung committee na ito ay gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumusta? Please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam? Sir, ginamit ko. Ginamit ko nga, sir, kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir, naririnig ko po sa YouTube lang yan, yung Lam, si First Lady, si James. Okay nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Mark Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Po, sir, anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasing may mga dokumento po kasi kung dala. Kasi sir, kung nalapapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumentong dala mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung magsinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko, sir. Kasabot ko.
Kumsik, i-play mo nga yung may sinabi siyang lam. Huwag mong sabihin, bula mo lang kami dito. Ay, wala pong ganun, Sir Shotty po. Sige. Kasi nga yung mama, Kaya narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo? I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our NAPOLCOM days, hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami, papasakayin niya. Hindi po. Babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na... Baka ang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay ko, no? Mapapil-papil. Yan ang lalim sa'yo? No, malaliman Your Honor. No, Your Honor. I've been with him with NAPOLCOM for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa kapatid. Yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga DOJ ka eh. Huwag mong sabihin, Expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, ano? Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales, who am I to judge? Meron din po akong mga imperfections. Okay? Okay, so... Yun po yung aking position. Kung binubola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even kuya, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit nadadamay mong pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Kasi, para makatotohanan? Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para unang ipatawag kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na ganun ang approach mo. Para may paitawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya para may pakita ang... Wow, ganun kaka-genius pala mag-tirada. At dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Ah, yes, sir. Yes, sir. Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ng sinasabi mo sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, sabi mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero no, kung walang video yan,
Hindi mo i-deny yan. Actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin AI, pwede sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga po ginagawa. Hindi ka naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero sir, akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at... Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot git kayo. Pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, ha? Sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Ah, huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-auto sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So, you're a hero? Nasa sa inyo, sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang katotohanan. You are a hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito? Yes, sir. Binubula ko po lang po si Paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Oh. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, eh maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear, with malice ang intention mo. Dahil... niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin lukuhin mo kami dito, ang committing ito. Sir, wala pa akong intention na ganun. Wala nga, but to start with, niluko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay yes, mo lang sir. Siya. Yes, sir. Oh, so, paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganun pa lang style mo? So useless din presenting that evidence kung to start with ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at maipaliwanag sa inyo ng mas intense. Before you present that document, submit mo muna sa committee, titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isapit mo muna yung dokumento dito, pag-aralan ng legis namin, ng kumsek, kung chairman yan. Otherwise, gagawin muna naman binyo itong committee na ito for other reasons. Please, submit that to the committee, pag-aralan namin, and we will get back to you. Mr. Chair? Yes, Gwen. If you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan muna yung kanyang sasabihin, then you are free to entertain General Santiago. No. I will not question the two gentlemen. I'll just go straight to the point and ask questions to okay. Mr. Go ahead, Morales. Go ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales. Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako okay, naituring na akusado. I will have to respect your opinion but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin.
Your Honor, yun po yung opinion ko gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-e-extract po ng information, nag-e-elicit po ng information upang makuha mismo yung ano no, yung nais, ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbisigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po ako, ano no, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbisigahan ko, talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed